Kian Gaming. Panibagong upload natin mga idol. Tara samahan niyo ako bagong pier ng butuan. Bukalyo nga tayo yung sasakyan ng ano ng kapatid ko. Tara. Marami sila, nasa 12 katao. Kaya ito mga idol. Tara, samahan niyo ako mga idol. Itong multikap ang dadalhin ko punta doon. So kung punta kayo ng Butuan, pwede na kayong sumakay papunta lang natin. Ito ang kasakyan namin para magkasya lahat mga idol. Ito, tara samahan niyo ako mga idol. Punta tayo. Let's get it on. Ito, kapitbahay ko na lang pinark yung sasakyan ko. Walang tao dito. Yan. Pasensya na, medyo ma galaw. Tara, let's get it on. Palabas na tayo, palabas. Idol, approaching Tulumbukan. Dito tayo daan sa Montilla Boulevard. Around Montilla Boulevard, going to downtown, papunta ng Langihan. Langihan Road. Langihan Montilla Obrero. To Langihan. Langihan to Masang Road. Doon na yung papunta ng Lumbukan, pier ng Lumbukan. Mga idol, no, mga 6 na buwan to nag-operate yung panibagong pier ng Butuan. Hindi pa siya masyadong na-recognize kahit yung mga ano dito. Kaya ngayon pinagagawan ko na lang ng vlogs. Samahan nyo ako guys hanggang makadating tayo ng pier, kasi first time ko din tong nakarating doon. Pero yung Lumbukan na lugar, talagang kabisado ko na nung unang panahon ba yun. Dati mga maliliit lang na barko ang nandoon. Ngayon parang inano na nila, in-upgrade. O kaya renovation, tapos pinaganda na nila. Ito lang yung pinakamalapit na doongan ng barko sa Butuan City. Ito, andito na tayo sa Montilla Boulevard. Bumabaybay papunta ng Langihan. Halos dalawang lugar pang abutan natin bago tayo makapunta doon. Dito lang tayo dumaan. Hindi ako magpipick up kasi passenger type to, tapos intra-city itong sasakyan na ginamit to kasi dami. Dapat yung kutsi nandoon sa loob bahay namin. Ito na lang ang gamitin natin mga idol. Ito na yung pinaka malapit na direction kung andito ka sa downtown magdaan. Dito sa Montilla Boulevard ka dadaan hanggang papunta ng Obrero, Crossing Obrero. Pagdating sa Crossing Obrero, mga dito ka Boulevard nagpula, doon ka kakaliwa ka dito doon sa kakanan ka pala. Kakanan ka dito hanggang papunta dyan. Kakanan ka mga idol. So, manuhin nyo lang to hanggang makadating doon. So, ito na yung pinakasentro ng Butuan City mga idol. Ay, huwag natin tanayin yung plaka. Mag-i-edit pa tayo. Yan. Ito, pagka-end ng Montilla Boulevard, yan, kakanan tayo mga idol. Kakanan tayo. Yan, papuntang Langihan. Then, Langihan, Holy Redeemer. Yan, dito. Ito na yung papunta ng
subukan, tapos kakaliwa din tayo ng isang bisis, diretso na. Medyo malayo pa tayo sa Holy Redeemer. Nandito pa tayo ngayon sa part ng langihan na ito. Pero itong nasa gilid dito, ito yung langihan, yung sa kaliwa. Yung sa kanan dito, yung obrero, ito yung sa kaliwa, ito na yung langihan. Yan. Ito, langihan na ito lahat, mula lang doon sa may gilid. Ito part na ito talaga ng langihan, dito lang sa yan, papunta ng slaughter, dito langihan, pinaka-sentro na may yun ang terminal, papunta yung papasok ng terminal doon, sila. Dito tayo nadaan mga idol, mayroong kunting tulay dito. Ito mga idol, approaching to Ambago Road, to Masaw to Lumbugan. Ito, Ambago Road, ito. Papunta ta, dito tayo dadaan sa kanan. Kanan tayo mga idol, ito. Dito tayo dadaan. Ito yung daan papunta ng Lumbukan. Meron din ditong mga resorts doon sa Masaw Resorts. Kung gusto niyo maligo, pwede rin kayong dumaan sa Masaw Resorts. Ito rin yung daanan papunta doon mga idol. Hanggang makadating tayo doon sa pinaka pier. Marami kasi yung susunduin ko. Enjoy lang sa panonood mga idol. Tingnan nyo mga idol yung daan dito. Talagang maganda na yung daanan dito mga idol. Tapos kunti lang yung dumadaan dito kasi bagong lang to dito eh. R12 to sa Butuan na ruta. Nasa Route 12 ang dadaan. Ang nakaruta dito. Lumbukan to Butuan. Lumbukan to Butuan Road. Mali pala ako kasi dito sa kapila sa may gilid doon dumadaan yung R12 kaya na dito ko pala yun. Kasi isa na mga idol loading na. Ito. Ganda ng daan dito mga idol. Talagang mas okay kung dito yung pinaka-pier ng Butuan kasi maganda yung daan. Hindi pa masyadong busy. Ganyan din ito. Approaching to Masaw. Masaw Road. Tapos sa nakaliwa ulit ng konti. Kasi mayroong papunta ng resorts doon sa pinaka sentro. Ito. Mga idol, nandito na tayo sa daanan ng papuntang Lumbukan. Ito yung dire-diretso na to, papunta to ng resorts, Masaw Resorts. Ayan mga idol, ito barangay Masaw Port. Nasa 2 kilometro, 2.0 kilometers pa siya mga idol. Ito, dito tayo dadaan. So nasa 2 kilometro pa yung lalakbayin papunta ng Lumbukan area. Ito, maganda na yung daan. 1, 2, 3, 4 4 lanes siya, tapos mayroon ng soldiering. May soldiering na siya mga idol. Bagang umaga pa ngayon, no, may dumaan pang na LTT mo, lalagay ng mga parking, yan dito. So, ito, malapit na tayo mga idol. Isang kimbot na lang. Yan. Hanggang makarating tayo doon. No. Ganda ng daan. Talagang ayos na ayos kung dito lang yung malapit tapos di pa masyadong malayo na kasi doon sa nasipit. Nasipit nasa 35 kilometers. Eh dito nasa kung sa galing ka ng city proper nasa I think nasa 10 o kaya 12 kilometers. Tapos maganda yung daan din dito. Hindi pa masyadong overcrowded. Yan.
madalang-dalang lang yung mga dumadaan. Mas maganda kung sana matuloy-tuloy na yung pag-duong ng mga barko dito, mga idol. Yan. Dito. Hindi ko masyado kabisado dito. Inaano ko lang yung pinakadaan niya. Yan. Oh, Juan. Papanungoy, pasero. Gudubang, tugod ka ron. Oh, first time ba rin ipagdugo? Ba't ura kay Bagura nagdala ng iltitimo o tarpulin? Ano pa man? Na, daghan kayo sila, oh? First time pala. Nag-vlog kasi ako, eh. Nag-vlog. Yung guwang vlog. So, maraming pulis doon. First time kasi ito, naglagay pa sila ng mga signages. So, gawa mo na ako paraan dito na makapag-park ng ayos kasi i-arrange pa daw nila yung ano. First time din pala ito, eh. Kaya pala, buti na lang na paggawan ko ng vlogs. Ayan, maraming mga taga Butuan na naglalagay ng tapos lalagay na ng anong ibig sabihin dito, signages. Ayan, may police doon sa tabi ng doon sila, oh, mga idol. So para nasa ayos yung kuan, nasa ayos yung kadaanan ng mga tao. Medyo masikip kasi dito, mga idol. First time pala ito, eh. Kala ko kasi lagi nang dumadaan yung mga barko dito. Propose pa pala nung nakaraan. Kala ko na diretso na tuloy-tuloy na yung pagplan. Ito na pala yung pinaka first time na dumuong yung barkong malaki. Sa ano. Siyoso tayo, mga idol. Tingnan natin. Yan, at dito na. Yung mga lagay na. Yan, inaayos na nila, inaaris na dito. Yan, talagang super excited na. Ito na yung pinaka-terminal dito. Tingnan na natin. So marami pa lang nag-ano. Yan, may mga nailagay na integrated jeepney terminal ang nakalagay sa mga nakalagay sa ano. Yan. Ito lang pinakasimpleng duungan ng yan, pero yung bayad ako. Philippine Ports Security Management of Agusan Terminal. Ito. So, dito lang pala yung ano, daanan ng so ito yung pinagano ng masa, o yan, dito yung dudong yung barkong galing ng Cebu, galing ng Cebu. Okay naman siya, pero konti pa. Siguro may plano pa silang for expansion niya. Dito. Ito na nag-inaaris pa first time kasi itong ano. Nandito yung Capital LTFRB. Kung paano yung mga arrangement dito. Kasi first time pala itong nag-padoong ng malaking barko sa Lumbukan. Ito na yung ano nila. Yan. Ito na yung ano nila. Hanggang doon. Buti na lang na plano kong may vlog. Ayan. Ito yung kapitan. Ito yung RV. Ang meeting-meeting lahat. Para sa arrangement. Testing lang. Okay. Dry run pa kasi. Tapos i-aris. Dito sila lahat. Pulis. Salot mga taga-Bulubukan. What's up? Yes.
May mga nag-welcome na mga banda. Nasa malayo ako. Dito ako sa dike. Ayan. Ito, inatod kami ng ano? Philippine Port ito, Tete. Inatod yung kapatid ko. Ayan. Yung naka-ano. Ito, transfer lang dito. Pinasilitate na lang kami mga idol. Taga Port Verde yan, naka-ID. Yung ano, naghatid sa amin. Ayan. No, una pa kami. Nantay lang kami doon sa labasan niya. Isang multi-cab sila. Mga kapatid ko. Ayan. Ayan. Salamat, sir! Iplasta saan sila dito lang. Plasta para makita niyo. Katunda ko nga sa kira abe. Pwede nga ako dito. Tarawa daw. Tarawa, iplasta sila dito gayo kung na-plasta. Ayan, sa loob na. Ayan. Kapauwi na kami mga idol. Hindi na kami nakapasok sa loob. Hihingi na lang ako ng ano sa kapatid ko. Shout out sa mga taga Philippine Port Authority. Ito, ito yung naghatid sa kanila sa labas. Kasi unang ano pa lang dunggo ng pangpapasadang barko ito. Yan hanggang doon. Binigay sa amin ang pasalubong ng kapatid ko mula doon. Tapos ito yung remembrance ng bagong ano namin. Nakakita kami ng cellphone. Yan, hindi na gumana. Nalumat ata. Tapos ito yung kinuha yung silpak doon. Ilagay dito. Para may communicate namin yung mayari. Kawawa naman kasi kailangan baka may mga business. Sayang naman yung pinaka-cellphone niya at saka magagamit pa niya to. So mga idol, yung naging ano ng first launch ng ano, ang